Ayan, sa kita niyo highlights ha. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Sa mga nakasubaybay po sa aking channel, sa Facebook page ko, sa YouTube channel ko. Ayan, live tayo ngayon. Siyempre, ang bilis ang kahapon lang nag-live tayo at siyempre ngayon pinaunlakan ulit tayo ng imbitasyon ng ating siyempre idol. Idol ko to nung bata pa lang ako. Malalaman natin yung age, di ba? Idol ko pa lang to nung bata ako. Kaya nga, number 16 ang aking number. Dahil siya. Dahil sa kanya. Walang iba ang magiging guest natin. Siyempre si Captain, the Captain Lionheart Alvin Patrimonio. One of the PBA's greatest players. Four-time MVP. Man of God. At saka talagang celebrated life. Di ba? So, ayun mga kabarangay. Babati-bati muna tayo habang maaga-aga pa. Siyempre, umpisahan natin na finally yan, sabi ni Brian. No? Finally, the captain. Yes, alam niyo, bite ni Boss Cap eh. Isang tawag lang natin, hindi tayo hinihindian. At siyempre, sabi ko nga, i-share niya yung mga hindi pa nalalaman ng karamihan. Kasi ibang generation na rin tayo, di ba? Yung generation nila, alam ko, iba yung may alam sa kanya at ngayon na marami na ring bago na sumusubaybay sa PBA na hindi alam or dapat matandaan kung ano ba ang ginawa niyang isang Alvin Patrimonio sa PBA. Yeah. So yan, Brian De Guzman, John Mark Agaid, Boss Idol, hi. Oh, yan si John Mark. So ayan, sana na-enjoy niyo yung ano, yung ganitong time na nag-i-interview tayo ng isang celebrity, politician, or basketball player na pwede natin pag-usapan. So mga Pure Foods fans, please, okay, please ha, like and share this video para umabot to sa iyong kaibigan na diehard Pure Foods fans. Alam nyo, nung naaalala ko nung nanonood ako ng PBA nung bata pa ako, very fond ako dun sa yung Pure Foods na may ganda ng hotdog, di ba? Yung design nila. So, hindi ko alam, parang gustong-gusto ko lang yung design. Parang naaliw ako na Pure Foods fan ako dati pa. Inaamin ko talaga yan. Oh, yan, oh, yan sila. Oh. Yan, ganyan. Di ba? Ito yung tatlong ano eh, talagang bigatin eh. Patrimonio, Codinera, at Lastimosa. Yeah? So, ayan pa sila. Oh. The Big Three, ika nga. Kung dati may Big Three, kung ngayon may Big Three, uso na rin noon, The Big Three. So, let's see for Cap Alvin, kung papasok na siya, teka, balikan natin siya. Wait. Mm-hmm. Okay. So, kamusta po kayo lahat? At nakumain na ho pa ba kayo? Let's see. Yes, pasok. Yes, game. Okay, anyway, kanina ho, nag-live po kami. Dito naman sa politics po naman. Hindi ko sinasabi politics, pero siyempre, isa akong konsyal, politics po yun. Nasa mundo ako ng politika. Ayan, bigay po tayong tulong. Ha? Inuubos natin yung 50 sacks of rice na binigay ni FLM. So patuloy po po tayong tutulong. Ha? Kung ano man, sino man magbigay. O sa sariling bulsa ko, o may nag-donate. Itutulong natin yan sa mahirap talaga. So ayan, si Boss Cap, inaantay na lang natin dumating. Diba? So kung kayo, may mga katanungan kayo, feel free ah, at kung maganda tanong nyo, ilalabas natin dito sa comment section natin kung ano yung magandang tanong na hindi pa natatanong. Okay, so ayan, oh, sinabi ni Clifford Tan, watching from UAE. Wow, salamat kapamilya sa kababayan. Mag-iingat kayo, mag-iingat kayo dyan at always pray to God na protektahan kayo sa sakit. Ito naman si Rolando Kabautan, Idol Alvin Patrimonio, Idol Paul Artadi. Yan, yan. Alam niyo, very happy ako na naging teammate ko to eh. First rookie year ko, nagulat ako. Alvin Patrimonio na agad ang kakampi ko. Bigatin. Yung dream ko lang noon na maging basketball player at naging PBA player, naging kampi ko pa. Si Idol Cup. Yan, sabi ni Wakwak Iverson, diehard fan ako ng Pure Food since elementary pa ako. Now, 42 years old na. O yan, halos same age tayo. Ako'y magpo-40 na po. May 5 po. So, yan, pagdasal niyo ako ha. At sana'y naway marami pa tayong matulungan tao.
Ito, sabi naman ni Andy Raneses, good job. Sana next time si Big Game James naman. Oh, let's see kung DBC si Idol James, ha? Partner James. So, ayan, magandang gabi sa inyo lahat ulit. At sana mag-enjoy kayo at may makuha tayong, may makuha tayong lesson, siyempre, sa ating MVP, four-time MVP, Alvin Patrimonio. Guys, ito na siya. Let's all welcome the captain, Lionheart, Alvin Patrimonio. Yan! Nice, Cap. How are you, Boss Cap? Good evening, inaanak, constant. Yes. Kid Lightning. Yes. So, kamusta ka, Cap? Good evening, everyone. Salamat. I'm blessed to be your guest. Salamat sa opportunity na to. Yes, syempre. Namiss na kita. Tagal na natin hindi nagkita. Oh, Cap, yan nga. Nakaka-miss din talaga. Lalo na yung samahan natin, Cap, di ba? Oh, ay, di ba? Yun yung masaya eh. So anyway, Cap, ito, bati-bati muna tayo. Ayan oh, yung mga idol ka. Boss Cap idol since RP team pa. Josh Harper. RP team, 86 tagal pa. Na nun. Oh, ito si Au Verposa. Oh, yeah, si Au. Cap, sabi niya. Grabe, Cap, thank alam you, mo. Thank you. Iba yung stay safe. Yo. Iba yung ano eh. And sa bago kong ads yung Ensure Gold. Yun. Stay strong. Stay strong. Ayan, meron pala ipopromote si Boss Cap eh. Yan nga yung kamusta pala yung Ensure Gold? Napalakas ka ba talaga, Cap? Twice a day ako nagtitake but nice. Feel ko meron may epekto. Improvement. Kasi builds protein, yung immune system mo mabuboost. So iwas sa COVID, tanggal ang COVID. Di makakapasok. O yan, mga kabarangay, sabi ni Boss Cap, effective, ensure. Tama, Cap, no? Ensure. Ensure Gold. Ensure Gold. Oh, yan, segue tayo dito. So, ayan, Cap. Anyway, itong interview kong ito, syempre, first time ko ito ginawa sa'yo. Di ba, nag-interview tayo ng mga team natin, di ba? Medyo bitin eh. Alam mo, daming fans ang sabing, sayang bitin eh. Pero 2 hours tayo nag-uusap nun eh. Yung memories natin, di ba? Memories. Pero ito, it's time na interviewin kita. Itanungin ko yung history mo kahit papano maghakbang-hakbang na lang tayo, Boss Cap. Anyway, Boss Cap, saan ka ba nag-start mag-basketball? Eby, probinsyan, galing ka bang probinsya or Manila boy na? Manila boy from 0 to siguro mga age 1987. Hanggang age 21, 0 to age 21. Sa Paco, Manila ako naglumaki. So, doon din ako natuto. Mga 10 years old ako. Na-inspire ako ng daddy ko saka ng mga uncles ko saka yung mga barkada ko doon sa Paco na i-try yung basketball. But talaga ang unang gusto kong sports yung chess. Mga board games, may ilaw sa board games. Mm. Generals, chess. Yan. Nice. So, tap yung Paco, yung court nasa gitna, yun ba yun? Plaza, parang Plaza Miranda yung sinasabi nila. Yun ba yun sa Paco, Manila ba yun? Iba yung sa amin. Iba ba yun? Nakakala ko doon. Nag-start ako talaga, yung gawa ng daddy ko, sa isang maliit na bola na plastic pa, minsan plastic. Kasi yung rubber na bola na araw ang tatak, mahal pa. So, pag may plastic na bola, yun lang ang yun lang ang bola ko noon. And after school, diretso na ako dun sa ginawa ng daddy kong goal. Yun, shooting ako, kalaban ko yung sarili ko. Okay. Napapanood ko sa PBA. May PBA na noon eh. Sinong mga napapanood mo noon? Sinong mga sikat noon? Ryota Chris pa noon eh. So, sila, mga idol ko, Mon Fernandez, Jurski, sa Chris pa, ang dami, Boggs, Atoy, Philip, Kuya Abet. So, mahilig ka na rin. Sila, Kuya Abet King. Mm-hmm. Nakakampi ko pa siya. Nag-champion pa kami. Then, Arnais and the late Arnie Tuadles. So, talagang may inspire ka pag
pag napanood mo yung mga laro nila eh. So gagayahin mo yung moves. So parang at, sinasabi mo, abit kita, Ben, hook shot, gano'n, di ba? Ganito tumira si Senator Jowo, mga gano'n. kasi that time wala pa rin mga basketball clinics eh. So talagang sariling sikap ka. Makukuha mo lang yon sa exposure, mga exposure mo sa mga liga. Yep, Cap, pero grade school, high school, saan? Grade school ko kasi sa Philippine Christian University. Elementary, then high school, Manila Science. So talagang yung... Manila Science, so... Yung foundation ko sa basketball, hindi ganun. Hindi ganun kasi wala naman sinasalihan yung mga schools ko. That tama, Cap, pero dahil dyan, sinong nakadiscover ng talent mo nung high school ka at napunta ka na ng college is Mapua. Ayan, tama, di ba? Mapua ka na ng college. So, sino nakadiscover sa'yo? Kasi syempre, yung height ko medyo matangkad na ako noon. Anong height mo noon? Siguro mga 6'1 na, 6'2. Oo, oh, malaki na yun. Oo, oh, yan. But, yun nga, dahil yung dad ko rin, gusto rin akong maging scholar sa isang varsity. Yeah. Kasi yun yung yung dream niya for me. Kasi siya dati nakuha niya yun. Naging varsity siya sa JRC. Kasi college pa nun eh. JRC. And that time, nag-champion sila 1963 and 1964. Okay. Coach Egay Gomez. Yes, the late Egay Gomez. Yes. The late coach Egay Gomez. Naging coach ko rin siya nung sa PABL, sa ICO. Oh. But yun, gusto niya rin subukan ko rin maging varsity player. So talagang... Kinuha ka, Cap, ng Mapua. Recruited ka ng Mapua. Last option na namin yun kasi pumunta akong sa Beda that time, tinignan, in-observe yung... Oh. Yung program nila, high school pa yun, si Coach Badolato pa nun. Coach Ato pa rin. Kasi yung payat ko nun eh. Oo. Lalakas, tapos... So, hindi ka nila kinuha? As in, nag-tryout ka lang ba sa Mapua? Walk-in tryout lang for college? Yes. Tapos, second yung dasal kasi that time, malakas pa rin yung team nun. Ang lalakas ng players. So, parang na pag-usapan namin ni Daddy na hindi pa ako pwede doon. So, okay, pero Cap, ang alam ko, Cap, nung unang panahon, sorry Cap, nung unang panahon, ang malakas is the NCAA, not the UAAP. Kasi ngayon, recently, ang mas malakas sa, ibig sabihin, sa quality of playing, for me, is the UAAP right now, kaysa sa NCAA. Yun yung tingin ko. So, baliktad dati, NCAA ang maganda, kumbaga yun yung pinaka-high quality of players. Yes. Kesa sa UAP. Kasi nandun yung San Beda, La Salle, di ba? Nandun, di ba? Nung nag-transfer kasi yung La Salle and Ateneo sa UAP, doon na establish yung UAP. UAP. Rival di kasi, di ba? But yun, nag-try ako sa La Salle, nakita ko. But yung Ateneo and UP, nag-exams ako doon. Hindi naman ako pumasa. So, hindi ka pumasa. Ang last option namin, Mapua. Hindi naman ako nag-try out sa UP and Ateneo. But kasi nga, because of yung academic background mo sa Manila Science, syempre gusto mong i-follow up by going to either UP, La Salle, or Ateneo. Yes. Sa academics sila, di ba? Engineering pa yung napili ko. So, mahirap yun. Engineering subject, di ba? No. Kasi okay. Math yun and so more math yun and science. But, pero, ng dad ko na may Mapua pa, so yun yung last option. Next Mapua, na, okay. So pagpasok mo ng Mapua, Cap, sinong star player that time? Nasa Mapua ka, star player? And that time, hindi maganda yung timing kasi yung 10 players nila
na top 10 players nila umalis. So natira yung dalawang veterans. Mm. So talagang parang bagong team na naman and bagong coach team. Bago. Mm-hmm. So talagang nag-struggle. So, anong standing niyo nung pumasok ka? Anong standing niyo? 1983 yon and 1984. Yeah, anong standing niyo that time? Standing niyo nung 83, 84, ganun. Would you believe, 0-16 kami. Nung first year mo? Nung first year? 2 years yun. Two years? Eight games kasi. Wow! Four games in the first round and four games in the second round. Ang ruling kasi ng NCAA is 2 rounds kung sino mag-champion ng first round versus pag kung sino mag-champion ng second round, maglalaban best of 3 sa finals. Oh, okay. Pero pag na-straight mo yon, champion ka ng first round and champion ka ng second round, ikaw na yung automatic champion. So, so first 2 years mo, 0-16. Parang... Grabe. 8 losses kami sa first year and 8 losses second year. Pero anong average mo that time? Hindi ko nakita. Yeah, anong average mo? Basta more... Pero na, you played well. Double-double. Siguro okay kasi ako yung center eh. Ah, 6-1. Okay. Mga 6-3 na ako, no, pero payat. Oo. So, second year. So, third year, Cap. Natap, ilan, tanong ko, Cap, ilang years ka sa Mapua? Tinapos ba yung 5 years? 4 years ko ang... 4 years lang ang playing years ko with Mapua. Kasi nag-decide din ako to concentrate or to, ano, mag-level up sa PABL, Philippine Amateur Basketball League. And Cap, pero... sorry, excuse, time. Cap. Pero nag... Hindi ka nag-champion or nag-final four when you're in ano in Mapua? Ayun yung naging challenge. Yung third year ko, fourth year ko, okay, nag-final four kami. And syempre, final four? Oo. Tapos nag-MVP rin back-to-back. But yun nga ano, mas ayun nga na rin. Mm-hmm. Yun din yung na-miss ko na mapag-champion yung NCAA. Siguro pag kung nag stay ako ng another year, yung ika-fifth year ko, baka kaya. Kakayanin. Baka may chance. But okay, nag-decide din ako kasi that time dami ko ng practices in a day eh. So na yung RP team, di ba? RP team. RP team, PABL. Grabe. Yung practice yun. Yung ilang practice in one day. Oo, yung schooling mo, nami-miss mo na. So, para marami kang subjects na naiiwan na. Parang hirap nang humabol. And so, ilang practice mo yung cup sa isang araw? Siguro, at least... 4? 3 or 4, ganyan. So, four times a day? No? Payat ka na. Yeah. Oh. Okay, so next nun... So, paano ka napunta sa PABL naman? PBL to, parang PBL to ngayon, tawag PABL noon. Anong, paano ka kinuha? May drafting ba yan? Direct hire na yun. Anong team? Because na exposed na ako eh. 1986 may Asian Games sa, all amateur to ha, Asian Games sa Seoul, South Korea. Yeah. So, yun, parang, yun yung naging ano ko, na doon ako, yun yung nag-start talaga kasi ang hirap talaga pumasok sa Philippine team that time. Ang daming magaling. After nung NCC days ni Coach Ron Jacobs, 1986, pumalit yung batch naman namin with Coach Joe Lipa. Joe Lipa, so, yes. Oh, si Pongalangala. Yeah. Oh. Natira si Alan Samboy, Elmer Reyes, and mga veteran si Jojo Villarpando. Tapos kami na yung next batch. And sinasabi nga na golden bronze yun kasi nag-bronze medal kami nun. Eh. Talaga? Nice. Oo, ha? Sinong kalaban nyo? Anong team? All amateur anong... yun. Ha? All amateur. Lakas nun. Kalaban namin sa third place si Jordan, Barakat Brothers, yun yung sikat nun.
But nakaano kami, bronze kami noon. And pag-uwi na, so meaning, na, tuloy-tuloy na. So, yun na yung parang lumipad ka na, draft. So after PABL, hindi ka na nag-enter ng draft eh. Hindi ka na nag-enter ng draft, di ba? Parang kinuha kayo ng Pure Foods papuntang PBA kasi bagong team ang Pure Foods, tama? So pagdating namin ng Asian Games 86, yun yung third parang last conference ng PABL. Doon ko na doon ako nakakuha ng championship. Yes, PABL. First ko sa ICO ang team namin doon is sister team ng Tandoy doon from the PBA. May sister team yung ICO kami yung na-form. Yeah. So nag-champion kagad kami noon. Then the following year marami pa rin championships ang nakuha nung team. Then pero wala na kayo, no? Oh, PBA na. Then yung 88 cause may na-sign na ako agreement with Swift's Hot Dogs. Eh syempre corporate rival 'yon. Rival. So ano, sorry Cap, ang kalaban ng Pure Foods si Swift hanggang ngayon naman eh. In the PABL, yun yung rival kasi parang hotdog eh, hotdog company. Hotdog. No. So, nag-disband yung ICO ng 1987. Lumipat ako sa RFM Swift's Hotdog. Franchise. Then, nung 88 naman, yun yung year na binili ng Pure Foods franchise, yung Tandoy franchise. Okay, yeah. Yung Tandoy eh. Oh. So, yun. And ang part of the deal, sa deal, kailangan yung half ng Tandoy, top six ng Tandoy team, makukuha ng Pure Foods. Then, four top amateur. Amateur, pipili sila. Draft, plus wow, ang lakas nun. So, sobrang lakas talaga. So 1988, Pure Foods na kayo. Kayo yung mga Game Boys, ika nga eh, di ba? So ito. Lakas. Talagang naging rival talaga yung Ginebra because very popular. So ito ba yan, Cap? Yan na ba yun? 88 ba to, Cap? Yan. 88. Yan ang first jersey namin with Pure Foods. Galing, no? Ano mga itsura nyo, Cap, oh? Mga pang-celebrity talaga. Ha? Si Jojo. Mm. But hindi ako nakalaro ng first conference with Import yun eh. So bakit ka hindi naglaro? Yun nga kasi in-honor ko muna yung agreement ko with RFM Swift's Hot Dogs. So but pinayagan ako in the middle of the year. O sige, half ano na lang, nag-meet halfway kami ng management na sub na nagpaalam naman ako ng maayos na kasi may iwan na nga ako nila ng kabatch ko. Yeah. Oo. So pinayagan din ako finally. So dapat half-half. So June, pwede ka nang mag Pure Foods sa PBA. Kasi hindi pa rin sila aakit ng PBA, yung Swifts. So okay. Pinayagan. Pero may plano na sila that time. So Pure Foods, Cap, anyway, that's a new team, di ba? Cap, yes. Okay, history naman na ito, Cap, ano? Pwede ba natin malaman magkano ang unang sweldo mo sa Pure Foods ng 1988? How much na ba yung earn ng salary ng kagaya mo noon? Yung first sweldo mo, Cap? Naalala mo? Naalala ko. I signed a 3-year contract. Mm-hmm. Worth 50 on 50, but by that time. That time, 50,000, malaki na yun. 50,000 a month for 3 years straight, Cap. Straight. Oh, yun yung unang salary. Oh, laki na no, 50,000. Unang panahon. Eh, dati, ang tapos, soft drinks, magkano lang. Di ba? Very generous ang Ayala franchise. Ayala, kasi Ayala pang may-ari ng Pure Foods eh. Mm, Pure Foods. So, pinapili kami ng kotse. Wow. Napili ko nun, Pajero. Eh, that time, yung Pajero, hot car eh. Parang, oo, totoo. Sikat. Very popular na. Yeah. Napili ko. Thank you for that. So may kotse na. May 3-year contract pa na worth 50,000 a month straight. No? Wala pa yung increase, you know, na hindi gaya ngayon. Na wala, hindi pa ganun.
wala pang ganong ruling. Yes. Okay. So after 3 years, Cap, nag-expire ka na. Ito na ba yung issue na 25 million pesos in 5 years? Tama ba? Yes. Ayun. Ito na yun. Nag-offer kasi yung Pepsi. Yun, oh. So, that time, yun na yun. That time, lumaki na yung sweldo ng mga players. Oh, sinayin ko yung offer sheet with Pepsi. But minatch naman ng agad-agad, minatch ng Pure Foods in for ilang hours lang or ilang days lang, minatch ka agad. Kasi pero cup question. Team, ano eh, is given 5 days siguro para i-match yung offer sheet. So, okay. Siguro, ano, less than match agad. Cup, pero ikaw, 2 days lang na match na. Cap, sorry ah, in today's PBA, ikaw ba, pamor ka ba sa ganun? Nag-ibalik yung dating ruling na free agent ako. May nag-offer, kunwari, nag-offer San Miguel Beer, 300,000 a month. Pag hindi tinapatan, lilipat na ron. Ano ba, ikaw, tingin mo, pamor ka ba sa ganun? Is it good for the players or bad for the company? Pag free agent ka kasi, you have to, di ba? Parang free ka na. Oo nga. Hindi, yung mga offer. Like in the NBA, di ba? Oo, oh, parang ganun. Binabuy out yung contract, then you're a free agent. Pwede kang kunin. Mm-hmm. Hindi, mas maganda sana, Cap, kagaya yung sa inyo eh. You could match, kunyari, may kukuha sa'yo. Eh, i-match mo para ma-retain mo ko sa team na to. Di ba? Eh, pero hindi ganun na nangyayari today. Siyempre, ibang ruling. So, anyway, after Cup, sorry, ilang years ka nag-Pure Foods team? Whole career? Ilang years? As a player, hanggang 2004, nakaabutan pa kita, di ba? Yun, oo nga, yung mga kabarangay. Alam nyo, yun nga sinasabi ko, Boss Cup. You know, alam mo, Cup, kukwento ko sa'yo, anong bata ako, alam mo, maliit pa ako, siguro mag-grade 4 ako, grade 5. Nagdadasal ako parati bago matulog, Cap. Alam mo, pinagdadasal ko? Lord, sana kasing tangkad ko si Alvin Patrimonio. Kahit 6'4 lang talaga. Para maabot ko yung PBA. 6'3 lang nga ako eh. Pero ito sa Cap, sa publicity ba? 6'4 yung height mo. Sabi ko, Lord, yun lang. Every gabi, Cap, alam mo yung iniisip ko. Sana yung 6'4, sana kara PBA player agad ako. Yun, dinadasal ko talaga. Grabe ang Panginoon, Cap, no? Biro mo, naging teammate pa kita. Tapos, Cap, naabutan ko pa yung retirement mo. Eh, naalala ko, nasa Ultra tayo, di ba? Sinebrate mo yung retirement mo. Sobrang, ano, nakaka... Iba yung destiny. I mean, Cap, alam mo rin, alam mo, ba't number 16 ako? Because of you. Alvin Patrimonio, eh. Ngayon, biro mo, naging kampi... Yeah. Nakapanood ako ng game mo with UE yata or amateur. Dumang yeah. Ka nun eh. Kabataan. Dumang yan. Oh. Kunin natin. Kunin natin. Oh, anyway, Cap. So in Pure Foods, okay, Cap. Nakailan champion ka? 6 championships. Talagang ang hirap mag-champion that time. Oh. Wow. Oh. But maraming finals pagdating ng All Filipino kasi yun yung parang favorite ano namin conference. Yes, that's the base. Maski nung panahon mo, di ba? Yes, All Filipino lang, tama. O Cap, doon sa yung buhay mo sa basketball. Alam mo, isa kang ano eh, kumbaga ikaw yung naunang PBA player and yet celebrity. Yung mga yun, pinanood din yung pelikula mo yung Last 2 Minutes. Biruin mo, naalala pa rin, no? Na yung memory ko, bata ako, naalala ko. Sorry ka, pang yung agot natin eh, yung ina-idol talaga kita noon. 15 years anyway, naman, ah. Oo nga, anyway. Cap, anyway. Mag-40 na ako, this May 5. 40. Wow, oh. Welcome to the... Yes, 40. Life begins at 40. Life begins at 40. Advance, Cap, advance. Oh, ito yung sinasabi ko, ito yung katanungan ko, juicy mga tanong ko, okay, Cap? Doon sa pagpapa paglalaro mo ng basketball. Syempre, ano, nadaanan mo
yung mga, can you share, Cap, yung mga napagdaanan mong, yun, alam ko na umiinom ka, yung ano yung mga past mo, pwede mo ikwento, Cap? Ano yung talagang even though na nag-champion ka na, ano yung parang kulang, di ba? Kagaya ng sinasabi ni Kirby, I know meron kang masasabihin na ganun eh. Look up. Yung pag-hangout naman, of course, yung top time naman kami ni Legere yun, yung mga Arctic Boys din kami. Tapos nag-Pure Foods kasi kami pa rin magkakasama. May chance din pag kasi may chance din kami to relax and enjoy each other outside the basketball court. Yes. Kaya nag-ano rin kami, nag-schedule din kami for that. Pero very disciplined kami kasi pag siguro pag after ng conference or after mag-champion or diyan na kayo nag-party yan. Doon lang kami talaga gumigimik. Kap yung faces, di ba? You remember, yes, faces? Maraming mga disco no. So, oh, faces. Pumunta kami doon. So, ano lang, chill lang and mag-relax, yeah, lang. Okay. Kasi the whole year kasi, puro basketball. 3 conferences yun. Puro basketball. Hmm. So, may time naman kami to relax. Yeah. Yun nga, but kami naman magkakasama yung mga teammates, yung mga former Philippine team players, kahit kan Jerry most of the time. Yeah. And in fact, nakagawa nga kami ng movie, di ba? Yung Last 2 Minutes. Pelikula, yes. Yun yung barkada. Yeah. But, ano, kailangan kong be professional lang. Kung talagang trabaho, kailangan naka-focus ka doon. Wala mo na distraction. Oh, distraction. Okay. Anyway, you got 4 MVPs. Okay? Alam mo, makakuha lang ng isa eh. Imposible na sa isang player kung ordinaryong player ka lang. Pero ikaw, you got 4 MVPs. Talaga bang your hard work to bago mo nakuha to? Talagang dugot pawis cup, di ba? Talaga, nothing comes easy in life naman eh. Talagang pagdadaanan mo. 4 time. Dahil madalas kaming mag-finals sa All-Filipino, tapos nakaka-champion kami once a year, yeah, meron malaking chance mo to get the MVP. Plus, siyempre, tulong ng management and your teammates. Tapos yung stats mo, yung media. Kasama lahat. Yeah. Kasama lahat yun. Kaya for MVPs, yeah. Yes, makukuha mo yun. So, but, ano eh. Siyempre, mas priority mo yung mag-champion yung team muna. Yep. Second na lang yung mga individual awards, yung mga records na nagagawa mo. Yeah, okay. But Cup, talaga, sa buong, ang focus mo talaga yung trophy eh. Yeah. Kasi yung giving back to the team owners, yung mga, to the yeah, company. Syempre. Sila, yun eh. Yun yung chance mo to give back to them. Tapos the fans, yep, pa. PBA fans and ano, sa mga fans na hindi rin maasa talaga. Oh, hindi nakakapunta sa games live. Yes, ang daming diehard. Cap, ang daming diehard fans. Ito, patiin natin. Cap, naalala ko nung laban mo Alaska Aces. Grabe nung dalawang babantay sa'yo. Naalala ko nun. 4 na bumabantay sa'yo. Mapigil ka lang. Samot ulo si Coach Tim Cone, sabi nila. Hindi, baka talaga, Cap, yung performance mo talagang nakaka-inspire. Hindi lang sa mga kasamahan mo, kundi sa mga batang nanonood sa iyo. So, Cap, any advice sa life, pare? I mean, Cap, advice bit paano ka na draw close sa ating mahal na Panginoon? Ano yung story mo, Cap? Na paano mo nakilala ang ating Panginoon?
ano naman, since ano naman, childhood naman, we are attending naman a Christian church, Cosmopolitan yeah. Church. Doon naman ako pinalaki ng parents ko. Siyempre, yung values, natutunan mo rin eh. Maraming values ka na dapat from the Bible na yes, yan. Ma-i-apply mo sa career mo or sa buhay mo. Yes. Kaya yun, na-apply ko naman most of the values na naturo sa akin ng parents ko and the Bible sa buhay ko. Kailangan nung, natin. Nung nag-pro na ako, nung nag-start na akong mapunta sa ano, sa varsity, commercial, na i-apply mo naman yan, yung hard work, yung yes. Yung hindi ka nag-give up, yung attitude of gratitude, nagpapasalamat ka dahil natatanggap mo. Sa kumuha sa'yo sa team or nagpapasalamat ka sa kung saan ka nang galing. Yung humility. Sobra talagang malalagay mo yun sa heart mo and sa mind mo. Talaga yun. Tingnan na Diyos, diba? Ikaw na lang bahala. It's your choice naman kung ano yung talagang ibibigay mong attitude, ibibigay mong attitude sa yes sa ano mo, sa team and sa league. Yeah. But that was siguro 1995. I accepted the Lord as my yes Lord and Savior. Siyempre, hindi naman may rough times yep. din. Yes. Hindi naman consistent. Minsan, nadadapa ka. Umiiba yung direction mo. Tama. But meron ka ng seed eh, sa heart mo. Na, yeah. Na mag-ask ka lang ng forgiveness. Kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon eh. Kahit anong kasalanan amen. Or magawa nating mali. Basta mahal tayo. forgive na tayo. Tapos we learn from that lesson. Now, next time, huwag na natin gagawin. Read more sa scriptures kasi mas mag-i-improve ka pa. Mag-i-improve pa yung ano mo. Buhay mo. Yung marami ka pang, mas marami ka pang matututunan yeah. if you read the Bible. So, yun naman ang ano natin eh. Pinaghahawakan natin yung Bible because yung Bible naman, doon naman yung instructions lahat eh. Yan yung passport, iga nga eh. No, di ba? Bible is the basic instruction before leaving Earth. So, yes. Doon natin makikita lahat. And syempre, yung purpose, may mga purpose tayo sa buhay. Pinaalalahanan tayo niya na talagang ang purpose natin is to prepare. Ito yung preparation natin. Itong buhay natin dito sa mundo, ito yung preparation natin for eternity, for heaven. Yes. Kaya may marami pang time, may chance pa tayo to really go back to Him. Amen, Kap. Galing. Salamat. Grabe, Kap. Anyway, Kap, sa buong balik tayo sa basketball, ha? Sa buong paglalaro mo, Kap, meron ka bang kinaayawan na bumabantay sa'yo? Sino yung pinaka, ano mo, haters mo pagka sa harap mo, parang naiilang ka? Yeah. Every team kasi meron talagang assigned sa'yo to na babantay sa'yo. So, kailangan pag-aralan mo siya rin. Pag-aralan mo yung weaknesses niya, yung strengths niya, kung paano mo siya atakihin. But in every team naman, talagang may na, like sa San Miguel, Ives and Alvin Robocop, Alvin Teng. Yan ang pinahirapan ka. Pero, Cap, isa lang. Basta yung mga bigs ng mga... Kung pipili ka ng isa,
isa lang na pinaka-pinahirapan ka na pag lagi mong kaharap, eh, medyo alangan ka. Pwede ba marami? Si, at talagang hindi lang isa. Oh, anyway. Okay. Yung first few years ko, si Chito Loizaga. Chito Loizaga. The Dynamite Chito Loizaga. How about syempre, Robert Dorsey? With San Miguel. With San Miguel naman, yun sila, Alvin Teng, Ives, Dignadise, Art De La Cruz Mon, Fernandez. Yeah. Yung mga big sila, si Dong Polisico. Yeah. With Alaska naman, Poch and Bong Hawkins. Poch Rino and Bong Hawkins. Yeah. Santa Lucia that time, si Dennis naman, Dennis Espino, and that time nandun pa si Chris Jackson. Anyway, okay yun. Hirap. Pero hindi ka nila nahirap, hindi ka nahirapan kasi naka four-time MVP ka. Ano lang, iniilang ka lang. Preparation lang kasi. Preparation lang ang very important eh. Siguro hindi lang ako na si Coach Eric kasi in-advise ako na wag ka, never ka magbakasyon. No. After ng season, never ka. Tuloy mo pa rin. Maintain mo pa rin yung ano mo, yung mag-workout ka, mag-gym ka. Mm. Kasi pagdating mo ng pre-season training, at least prepared na yung muscles mo, yung katawan mo for the pre-season training, mahirap yun eh. So hindi ka mag less injury or talagang ano, ready ka na for the season. So yun, yun lang ang ginawa ko. Hindi rin walang bakasyon. Okay. De, tama yun. You gotta be ready talaga. Kami magtatanong lang ah. Walang load management. That time. Yun. Kape, ito may tanong si Brian De Guzman. Ito. Question lang, Idol. Sa tingin mo, who is the best power forward in Pure Foods history? Okay, syempre alisin na ikaw. Codinera, Raimundo, Pingris, Evangelista. Yan yung power forward, best power forward. Kasi si Jerry naman, ano, center. Center. Out na siya. Nakakampi ko rin that time from 89 to 91 si Nelson Asaito na The Bull. Yun, The Bull. Oo, kilala. Takas talaga. Oo. Saludo ako doon. Mm. And yung new generation naman, na abutan ko si Ping. Oh, yan. Si Ping Riz. Power forward eh. All si Kirby, more on ano siya eh, 3-4-5, kaya yung position yes, na So, I think yun, nung time ko, si Nelson. Saito, no? And yung 2000, year 2000 up, si Pingris naman. Pingris, nice ha, ayos ha. Grabe si Ping, no? Dati hindi pa marunong mag-basketball yan eh. Kasabayan namin yan eh. Late bloomer. Oh, late bloomer. Okay, pero nung pumasok ka sa PBA, may nag-welcome ba sa'yo? Meron bang player na rookie ka? Sapakin kita, sikuhin kita. Meron ba nag-welcome? Of course, marami. Sinong pinakamatindi? Lalo na pag ano, Hinebra, syempre. Ano yan eh. Si Coach Shani Jaworski. Minsan, bumabantay si Senator Joe. Senator, Meron ano time na ano. Syempre, gusto ko yung nasa yung i-end one ko eh, di ba? Yun yung... As much as possible, mag N1 eh. Para siyempre, parang 3 points din yon. Yeah, yeah. Diba? And free throw, mafo-focus ka sa camera. Parang, wow. Yan! So, expect mo yun pag ano, physical. Yung physicality ng Hinebra that time talagang... Matindi. Matindi. Siyempre, with yung crowd support pa talagang ano eh. Ang dami mong ano eh, madami kang kailangan labanan eh. Mm. But going to the physicality ng game, talagang ano,
mararamdaman mo. Like, iba like yung physical eh. Yung chop. Chop oh, yeah. Mo, Senator Joe. Siyempre, lalabas pag na chop ka. Free throw, take two. Ang sakit. Mahina na, oh. Lalabas yung daga. May daga rito pag sinap. Oh, sakit. May daga. Grabe, no? So, talagang, ano, pagkatapat mo yun. Kaya nga nagkaroon ng Manila Classico, eh, di ba? Ah, okay. Bansagan yung Manila Classico because of that. Yung that rivalry. Physical. Yes, kasi physical. Kasi Juan Fernandez, ang head ko, ang playing coach namin noon, Pure Food. Then playing coach si Joe, tapos sila pa yung rival noon. Yes. Tanduay and ano sila, Gilbis yata. Gilbis. Yeah. So, nag-ano lang, na tumuloy lang nung kami na. No, galing yan. Parang that time din, no blood, no foul eh. Ang yes, kaya nga eh. Buti talagang nga, hindi ko naabutan yun. Oo, iba yung physicality nun. Talagang, wala, dugo, pilay, di ba? Pero Kap, anong worst? Tayo, laban. Laban, yeah. Konting sprain, laro. Konting putok, laro. Oh my gosh. Yan yung heart ng, ano, ng... Kap, anong worst injury mo? Anong worst injury na nakuha mo sa playing career mo? 1992. Hmm. Out of town games sa Davao. Oh, ano nangyari? Swift. May import. Ang lakas ng import nila si Tony Harris. So, oh, Tony Harris, yes. Oh, kilala natin. Hurricane. So, syempre, gustong-gusto mo siyang makalaban. Oh. Dahil, syempre, galing niya. Scorer. Lakas ng katawan. Di napapagod. Oh. Kahit anong pabagsak sa kanya or foul sa kanya. Oo. Andun pa rin siya, nakafocus pa rin siya sa game. And talagang... So, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari? So that, nung incident na yon, hawak ko yung bola. I mean, nasa top of the key ako eh. Hmm. So, syempre, offense kami nun eh. Hmm. So, hilig ko yung ano, yung parang spin move, ganun. Oo, yeah. Hindi naman siya yung bantay ko. But that time, pag spin ko, humelp siya. Okay. Siguro may, ano, may game plan silang gano'n na... Oh, double team. Mm. Oo. Siya yung dumobol. Oh. Now, ang hindi ko lang, syempre, nakatingin ako sa floor. Oo. Then siya, palusob sa akin, parang tinry niyang agawin yung bola. Pero ang tumama sa akin yung siko niya. Oh my gosh. Dito sa forehead ko. So ilang stitches yan? So pag... Grabe so, oh, kita pa ka po. Oo, oh, kita pa oh. Hmm? Laki oh. So, may fracture. Na fracture. Wala nga eh. Buti walang fracture. Pero nung nasa... Di nasa ano, timeout or... Mm. Ano, timeout, nasa bench ka. Oh. Tinignan ng doctor. Kita nga yung skull ko raw eh. Oh my God. Oh, lucky. Ganun kalalim. Oh. So yan yung worst injury mo. Ang immediate first aid nyo, dalhin sa hospital. Oh. Sabi ko nga sa coach, kay Coach Ding Panganiban pa nun eh. Oh. Coach, gusto ko pang laro. Kaya binandage lang nga eh. Naglaro ka ulit? Oo, oh, gusto ko pang maglaro. Pero hindi na. Pero sabi sa sobrang... Laki ng cut. Sobrang laki nung cut. Yeah. Oo. In emergency na ako sa doon na ako tinahe. So in stitch, sabi 17 stitches. 17 stitches, grabe. Kaya nga kape yung iyak kasi hindi ako wala akong chance para makatulong sa team. Parang 'yun, iba yung puso mo maglaro. Ayoko mag-miss ng games. Yes, kahit na injury ka na, talagang ano ka, laban kong laban eh. Boy. Kap, alam mo yung ano, sorry ah, ibigyan natin tong issue na kailangan natin pag-usapan. Yung issue na nangyari sa Vismin Cup. Tinanong ko rin kay Kirby to eh. Do you have any advice sa mga players na pinaghihinalaang
nagbibenta ng game. Kasi hindi natin napuprove yan eh, unless talagang mayroong ebidensya talaga na huli ka. What's your advice sa mga starting na mag-basketball and yet gumagawa na ng ganyang klaseng laro? Kailangan, you have to be professional kasi yun yung career mo eh. Huwag sasayangin yung career. But if pag may God sila sa buhay nila, syempre iba yun, no? Oo, meron guidance from God eh, from the Lord. Kailangan yung passion nila and yung professionalism nila, kailangan pairali nila. Oo, wasted opportunity kasi. Kasi minsan lang yun, you're blessed. Ilang basketball players ang gusto umano sa shoes mo. Yeah. Tapos sasayangin mo pa. Oh. And syempre, you're magiging role model ka rin, papanoorin ka ng mga younger kids. Yeah. Dapat good example ka sa kanila. Yeah, okay. Oh. And because you're so blessed, magiging blessing ka naman sa kanila, sa family mo, yeah, the next generation of basketball players. And magiging inspiration ka ng kasi napapanood ka eh. Yeah, Cap, ikaw, meron bang isa sa career mo, may nag-offer ba na magbenta ka ng laro? At that time nyo, may ganyan na ba? Meron. Akin na lang yan, akin na lang. Oh, see, so yan, mga kabarangay, hindi natin maiwasan talaga, yan ganyan. So it's up to you na lang kung talagang susugal mo talaga yung sarili mo, yung pangalan mo, kung tatanggapin mo yung isasabihin sa'yo, ibibenta mo yung laro. Parang, di ba? Character mo na yun as a person. Mm. Kung paano mo i-handle yung ganyang mga situations na yan. Mm. Kasi dalawa lang naman ang sagot sa... It's either right or wrong, di ba? Right or wrong, yes. Amen. Decision natin. It's either you do the right things or the bad thing. The bad things or the wrong things. Kaya nga. So yun nga, may nangyayari talaga. Cap, no? Noon. hindi mo mawawala siguro yan. Lalo, di ba? Ay, no. Basta constant reminders sa kanila, sa mga players na do their best. Di ba? Oh, do their best lang. Yun lang naman eh. Always. Yeah. Grabe. Attitude ngayon, of gratitude. Yes, attitude. Pasalamat ka kasi nandiyan ka sa ayan yung career mo. Napasama ka sa team. Mm. Yun, pasalamat. So, you just have to give back to... Yeah. So, Cap, ngayon, ikaw ang team manager ng Pambansang Manok Hot Shots, tama? Di ba? So, kamusta ang piano ngayon, ang team ngayon? Ang Magnolia Hot Shots, kamusta sila? May mga addition ba kayo? Mga star player na parating? Bigyan mo naman kami ng insight. We're in a Zoom training every day. Kasi nga, MECQ tayo. Mm. So, hindi mo na pwede yung individual workout. Kasi no, pag GCQ, pwede yung individual workout na 5 players plus another 5. So, 10 in each cluster or in each group. Yun yung pwede. So, but MECQ let kaya, so Zoom lang, parang hirap. Ang hirap nun, Zoom? Paano kayo? Nag-dribble? So, sometimes, nabobore yung player kasi para paulit-ulit. Mas gusto nila yung
yung action na kagad eh, di ba, sa court, di ba, yung 5-on-5, scrimmage. Oh. Mm. But yun eh, sacrifice lang for the players, for the team. Yeah. Kasi lahat naman, ganun ang ginagawa. Lahat ng teams naman, yun ang ginagawa. Mm. Okay, hirap. Mahirap yun, Cap. No? So, pag bumalik naman sa MGCQ, yun na yung pwedeng mag 5-on-5. Yeah. Bibigyan naman ng PBA ng 3 weeks to prepare for the next but tournament. Syempre, three weeks, hindi rin sapat kasi after how many months, di ba? Babalik ka ng court. Tama. Tapos 3 weeks lang ang mahirap. Preparation mo. Di ba? Yeah. Masyadong ano. But anyway. yun yung mga... Tsaga-tsaga. Oo, yun muna ang mga gagawin ng team. Let's see sa May 1 kung ano yung... Okay. Anyway, Cap, question. Okay. Do you have any regret? Kasi four-time MVP ka na, 6 championships. May regret ka ba? Na iniisip mo, sana ito yung ginawa ko nung sa buong karir ko. Sobrang hirap. Mag-Grand Slam. So, hindi ka naka-Grand Slam? Hindi ako naka-Grand Slam. But as team manager, doon naman ako na-reward. Yes. Four straight naman yung San Mi Coffee Mixers noon. So, yun ang regret mo. Hindi ka naka-Grand Slam. Ang hirap mag-Grand Slam kasi yes, one championship lang ako a year. Filipino or either may import. Okay. Pero yung mag-back-to-back or mag-Grand Slam, hirap talaga. Yun ang regret. Kap, regret mo sa buhay naman. Hindi sa basketball. Ano yung regret mo sa buhay? Na kung babalik ka, sana mabalikan ko to, ito yung ginawa ko. Wow. Good question yan, ha? Yo. Napaisip ka, Kap, ha? Sa basketball din siguro, mag-gold sana yung sa Asian Games, yung Philippines. Na basketball, okay. Yun rin, no? Talagang basketball bagsak talaga. Yeah. Sa life naman, siguro kung naging consistent ako with God, baka... Yeah. Pero, ano eh, wala, hindi naman talaga perfect ang buhay eh. Totoo. Dadaan ka talaga sa problems. Mm. Bibigyan ka ng problems talaga. But yung test ngayon ng character mo. But sa life naman, wala naman akong regrets. Kasi God is good naman. And all the time. Na-bless naman ako. Yeah. So much. Mm-hmm. Ito na lang yung giving back to Him naman, yung buhay mo na... Yeah. Na in a right path. Yeah. Mm. Nice. Grabe, Cap. Anyway, final. Sa Bible naman, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, Jesus Christ. So, if you have Jesus Christ naman sa buhay mo, I'm sure you're in a right path. Anyway, Cap, alam kong maraming mga 90s o mga fan mo na nandirito at na sumusubaybay at na isang oras na tayo dito. Cap, anong message mo sa mga fans mo at sa mga fans ngayon ng Pure Foods? Ano bang magandang mensahe mo sa kanila? Alam mo ba, Konsi, until now, yung solid Alvin Patrimonio Fans Club, nandiyan pa rin. Sobrang family na sila sa akin, and I'm very blessed to have them. Message sa mga nanonood, kasama sila sa successful career ko as a basketball player.
Family na sila, and papasalamat ako talaga sa talagang solid yung support nila sa akin until grabe now. Sa family ko rin. Yeah. So, sobrang support nila. And saludo ako sa kanila. Thankful. Dahil nandiyan pa rin sila. Oh. And yung mga fans naman ng Magnolia Hotshots, talagang grabe rin ang sacrifice niyan. Mm-hmm. Diba? Ang lalayo ng tinitirahan. Meron sa Cavite. Talaga. Sobra. Yeah. Yung Bulacan. Pangasinan. Talagang basta may chance silang makanood ng live. At talagang i-visit pa yung team or ng practices, i-visit pa nila para lang makita yung mga players ng team. Dahil sa inyo yun, Cap. Sobra. Dahil sa inyo. Dahil sa inyo, kayo nila, Al, ni, syempre, Alvin Patrimonio, Jericho din yan. Kayo yun eh. Alam nyo, dalawang team lang sa PBA, ah, nakikita kong solid na solid. Yung, siguro tatlo. Pero the most is the Ginebra fans and the Pure Foods fans. And I am blessed, Cap. Naging part ako ng team na yan. Talagang blessing eh. So, alam nyo mga kabarangay, ito si Cap Alvin. Ah. Pagkatapos ng game namin, okay, pagkatapos ng practice namin, maraming nagpapa-autograph dyan. Alam niyo mga kabarangay, tinatapos niya lahat ng pwede niyang pirmahan. Unlike ako, honest ako, alam niyo ako, pagka-pirma, isa, dalawa, tatlo, takas na ako eh. Kiti-kiti na, gusto na umuwi. Pero si Cap, lahat ng opportunity magpa-picture, pipicture yan. Hindi aalis yan kahit na mga isang oras na nag-autograph yan. Ganyan ka, oh, kamahal niya yung fans talaga. Natutunan ko yun kay Senator Coach Jowo, di ba? Yes. Yung time niya with the fans, talagang all out. Kasi, din. Yan ang buhay natin eh. Fans ka, pero, no? Di ba? Kung wala ang fans, kahit gano'ng ka galing, hindi ka, parang walang suporta. Di ba? Correct. Yeah. So, Cap, anyway, isang oras na tayo dito. Ako yung nagpapasalamat sa iyo, Ninong Cap, sa pag-anyaya. Dami ko na utang ha, sa inyo. Walang problema. Basta tayo, family tayo, kahit na malayo tayo. Ganun naman eh, di ba? Pero isang tawag lang, we communicate well, di ba? So, nagpapasalamat ako sa iyo, Cap, Ninong Cap, dahil nga sa mga wisdom mo nung naglalaro ako, yung mga, syempre, mga kadaging teammate kita eh. At, Many thanks talaga sa yung itong interview na to. Maraming natuwa kahit paano mga 90s fans, Pure Foods fans dahil sa interview nito. So ayun, again, thank you very much, Cap. Mag-i-end ng ating live. Yes. Ako rin magpapasalamat sa iyo. Yeah. Ang talagang naman purpose natin here on earth talaga is to serve. Eh. Ayan ang ginawa mo. Bilib na bilib ako sa iyo. Thank dahil you, Cap. After basketball, you want to serve the people of San Juan. San Juan. With all your heart, your mind, your soul, and your strength. Mahirap din yan. Talagang mahirap din mag-serve. But yung napakalaking puso mo na to accept the challenge, imagine two terms ka na. Yeah. Top-notcher ka pa. So talagang you're doing a great job. Yeah, pagpatuloy ko lang para sa San Juan, and saludo ko sa iyo. Thank you. Marami kang napapasaya at natutulungan tao from San Juan. Yes, thank you. Thank you, Cap. Anyway, stay safe, Cap. Ah, kung regards ako kay Latita, sa wife mo, Tita Cindy, and your family. Yeah. Hindi naman natatapos. Marami tayong binigay na talent ng Panginoon eh. Ang basketball is only ilang percent lang yan eh. But yung how you make a difference, yung impact sa tao, yun yung mas importante naman eh. Yun yung ginagawa mo ngayon. So, saludo ako sa'yo, Konsi. Thank you, Boss Cap. Improve. Basta tulong lang tayo, yun yung ano natin eh. Siguro, nilagay ako ng Panginoon dito para tumulong eh. Hindi ko naman, tsamba lang ito pagkapanalo ko eh. Sabi ko, subukan ko nga lang. Pero well, nilagay niya ako dito upang magbigay yung tulong talaga dito sa aming kapuspalad na aming mga kabarangay. So muli, Captain Lionheart,
four-time MVP. Thank you, Ninong, sa ano mo sa interview mo. Okay, so good night. Thank you. Barangay. God bless and stay safe, everyone. Salamat. I love you all. Thank you.